Welcome sa second episode ng Basiya ng Batorado. Ako, Batas. Gaya na sinabi ko nung first episode, plano ko reviewin ngayon yung battle ni Sharnan tsaka ni Sixth Threat. Kundi yung parapaparad yung first episode, panoorin nyo na rin. At kung di kayo naka-like o subscribe, siguraduhin nyo nang gawin nyo na ngayon. Yun lang. Sobrang solid na may mga nanood nung unang episode, may mga nag-comment. So, yeah, nababasa ko lahat yon. Susubukan kong i-review din lahat ng sinabi nyo, lahat ng suggestions yun. So, yeah, ngayon, ito. Panoorin na natin itong kay Sharnan sa kay Sixth Threat. At yun lang. Isang shoutout, matinding shoutout sa Flip Top kay Enigma sa kay Amph. Ang kulit ng Facebook ni Sharnan, henyong pogi, siyang siya. Yun, gusto ko lang humingi na pasensya nung huling laban ko, sorry. Hindi ko talaga gusto yung laban na yun. May dahilan lang kung bakit. At kay Sixth Threat, thank you dahil ako yung napili mong kalaban. Lahat ng na-request mo to, lahat ng hindi mo pinabanggit sa akin, ginawa ko, teritoryo mo to, lahat ng pabor sa'yo, gusto ko manalo ka, pare. Para sa ito. At sa liwa naman, pagkatapos na hapat na taon, isa mo ay champion ang pagpapalik, pag-iay para ang Sixth Threat. Siyempre, bilang respeto ko kay Sharnan, yung mga request niya, siyempre, ayun din. Tutugon na natin. Go. Yeah. Solid na may ganun kayo. At solid kung talagang i-honor ng mga MCs yung pagkaganon dahil wala, siyempre. Maganda rin yung ganyan. Parang minsan hindi rin healthy yung no holds barred. Pero yun, okay game. Bago magsimula, may papel ako dito. Plano ko ilista yung kumbaga, mga punto-punto. Tingnan lang natin. Kumbaga magpapaka-nerd lang ako tungkol dito para din mas objective at mas tama yung judging na pwede kong magawa. Susubukan ko rin mas maging mas tingnan lahat hanggang sa oras at lahat yan. So, yeah. Yun lang. Game. Pag-iigaw natin. Unang palad. Toss ko ng center. Dinig? Ito. Hindi ko malaman at di ko mawari, but may kaganapan at dito si Ari. Sinong kalaban? Teka lang pare, Sharnan pangalan? Di na bali, feeling mo battle to sino may sabi. Andito yung kampiyon at ito inaugurasyon para sa amin na di kakasali na dito ka lang sa aming victory party. Mamaus pa, no. Yo, nandito ka lang sa may victory party. May laban dapat kami ni MZike sa sunugan na hindi natuloy.
So hindi na nakakagulat kung may mga baong ka ngayon na nagmula sa kampi mo. At sino bang may history ng linyang pagnanakaw galing Facebook na kuboy? Numero uno tong putang inanto. Babad sa internet palagi na makasulat pa rin ko, sanay kang nakatutok sa site ngayon, hayaan mong ibang site naman ang tututok sa iyo. Tama, gang! Gang! So kalabang ko pala Team SM, si Hernan pati na MZai, yung mag-best friend, men, ito lang aking advice. Diyan sa SM, well, tungkol sa damit yung lines, pagkat sunod ng SML, lagi pagdating sa size. Matik lagi pag tiga norte yung hinahain eh. Undefeated to doon, di mo maitatanggi. Kain pag made illusion, pati iyong partner pre, nagsawa lang sa bulkatsong, pares na yung kinakarne. Okay yan. Bulkatsong, no? So, lista natin yan. Bulkatsong, pares na yung kinakarne. Yeah. First round, yung ano. May 6-3. Okay, game. Kaso nung sinabi mong ikaw nagbubuhat sa tandem nyo, yung partner mo na konsume, banggitin mo nga uli. Pasalamat ka, andito yan ang siya naman magbubuhat ng body bag mo pag uwi. Di mo na nga dapat pinagyayabang yun eh. Nabubuwang ka na yata. Nagpabuhat o bumuhat, parehas lang, wala ding tama. Parehong kapabayaan at panggugulang mga yawa, Tagalog o Bisaya, pag nagpabuhat, pandaraya. Apat na taong nagpahingat, nagtimpilang. Kahit na ganon lam yung dito na iiwan, nagbalik ng mapigilan, mga anay na saligan ng hindi na pamarisan. Kabit-kabit yung rima, tingnan natin kung hindi maiihiyan. Pagpawisan sa mga linya, pag-aking na panggigilan. Ed Sernan o Ed Kaluwag? Sa pakusganay, Ed Sernan o Ed Kaluwag? Sa pakusganay ay naimbitahan ka bilang spiritistang malagimang sasapitin pag hindi mo napigilan. Instrumento ka lang ni Anigma dito nang mailabas uli yung tila din na nakikita ang mga dipang ka. Kaya ba yun ang mga nagtatawag dyan na gustong-gusto na makatsyempo? Kung maghamon, akala nyo may gigs na't nakukuha sa konserto. Kaya nyo bang punuin yung venue na katulad neto? Hanap nyo ba all gods? O heto sulat na nagmula pa sa lumang testamento? Oh, ano pala yun? Puta, no? GL, kasalanan mo yan, pare. Meron palang ganon. Solid. Mukhang tapos na yung first round ni Six Thread na rin. Tingnan natin. Okay. Siyempre, rap. Solid yung rap. Solid yung flow. Alam mo yun. Kumbaga, rapper. Rapper talaga yung bumatil. Bulkatsong, pares na yung kinakarne. Solid yun. Solid yung buong scheme. Saka yung body bag na iuuwi kay Amzite, solid. Tapos, yan, yung call out kay GL, all gods, ha? Tangin na. Okay, puta, 4 years na palang nagpahinga to si Sixth Street, no? Parang ang bilis ng panahon. 4 years na yun, shit. Okay, pahinga natin first round ni Sernan. Let's go! Sabi ko na nga ba? Magyayabang na naman. Puro daw pasabog yung linya. Siya yung may bomba sa amin. Hindi porket parehas tayo ng forma, makakaporma ka sa akin. Ano daw? Akala mo kung sinong magkusa? Bulkatsong? Ulol, di ako kumakain ng suka ng pusa. Sunod daw sa SM large ay sus! Ang sunod sa SML, ikaw ay loose! Ayan na naman eh!
Angulo, sinulatan ni M-Side. O sige na nga. Aamin ako. Nung laban nila ni Lipram, ako sumulat nun. Masaya ka na? Lahat yun, ako! Kung kay Poison, lahat yun, ako! Ganun ako kagaling, pare. O, ba't natatawa kayo? Pag sa kanya galing, totoo. Pag sa akin, hindi. Puta, sinan yan. Puta! Self-eject ang tawag ko sa mga ganun linya. So, ang kulit. Para siyang double-edged sword dahil siyempre effective siya sa crowd. Pero parang ina-expose mo rin talaga yung sarili mo na baga, parang mapinakita sa mga tao na oo nga, hindi sila maniniwala kapag nagsulat ka ng ganun kasolid. Yeah, game. Nung kalaban mo si si Lanceta, sinulatan siya ni Invictus. Si Tats Maven, sinulatan ng Uprising. Si Poison, nag... Yan yung mga angle para sa akin talaga na wala eh. Minus dapat eh. Unang-una, ewan ko kung saan papunta yun, pero kunwari sa Uprising, sinabi yan, laban ni Tats Maven, sinulatan ng Uprising, yo... Lahat kami ma-pride sa Uprising na hindi kami para magsulat para sa iba. Or hindi kami tatangkat na sulat ng iba. Dahil ganun kataas tingin namin sa sarili namin at sa skill namin at sa talent namin na hindi kami para humingi sa iba. So, ewan ko kung saan papunta to, pero yun lang. Kasi minsan, yun yung laging nagiging angle na para sinusulatan ka ng crew mo. Wala nangyayaring ganun sa Uprising. Lahat kami masyadong ma-pride sa craft namin para i-consider namin gawin yon. So, yun. Hindi ako burat. Hindi naman ako burat sa sinabi ni Shernan. Pero, hindi. Walang katotohanan kasi yung ganun. So, kailangan ko lang din sabihin. Shirt, si M-Side. Tanginang yan, nakakagulat. Puro kaangulo ng sulatan. Baka ikaw naman yung may problema sa sulat. Round 1, game! Gusto ko lang tanongin kung lahat kayo okay pa. Pag tinalo ko ni Six Threat, okay lang. Eh pag tinalo ko si Six Threat, okay ba? Laban! Hoy rapper, Nabilat Hunter. Porket marami akong issue ngayon ako nakinuha mo. Magkano yung nakuha mo? Akala mo dahil 6 ka, top 5 na makukuha mo? Masama ugali ko ngayon. Pagsisisihan mong landas pa natin nang nag-cross. Sobrang itim ng pagkatao ko, pinapaputi na ako ng Diyos. Solid yun. Hindi si Sher na nagsulat noon kasi solid yun. Pinapaputi na ako ng Diyos. Okay. Masyaran. Yung tungkol pala kanina sa nagsulat, yung kunwari Tats nagsulat ang Uprising para sa kanya. Ganun pala yung angles ni Six Threat. Yun pala yung punto. No? So, yun lang. So, ko lang linawin, at least sa kampo namin, na hindi sa amin uso yung mga yun, yung mga ganong klaseng katulungan. Yun. Tutulungan siguro kami sa music, pag-produce, or ano, pero pagdating sa ganyan, sa pagsusulat, yun, masyado ma-pride yung mga kasama ko para isipin gawin yun. Malas mo! Wala akong awa ngayon kahit kapiraso. Nadamay ka lang sa galit ko sa mga pulis na pumatay na mga aso. Fuck you, Mr. Officer! Bakit si Marshall at Millions pa pwede namang eto? Konektado rin sa aso kasi bata ko ng ghetto. Wow! Dunggalo ka na! Iba ka! Congrats, sumali ka sa grupong hindi mo kilala. Di ba, idol mo? Congrats, sumali ka sa kampong di mo kilala. Ang kulit lang ng pinanggalingan ng angle na yon. Solid. Hindi mo kilala. Lista ko lang, mga pare, para meron tayo na lang. Si Maykosa, sarap industry siya ang nagmulat sa'yo. Pinupush ka pa nga, di ba? Tapos nagdunggalo ka. Sinong nagtulak sa'yo? Nung in-interview ka, ang sabi mo, elementary pa lang ako, pinapainggan ko na si Maykosa, 187, yung dunggalo, di ko na naabutan yan, di ko nga sila kilala. Squatting ang puta!
Si Maycosa ang dahilan kung bakit nagrarap ka. Fliptop ang dahilan kung bakit umangat ka, hindi lahat. Pero may ilan sa grupo mo na tinitira si Maycosa at Fliptop. Alam mo yan, pero wala kang ginagawa. Napakagago mo. Hindi mo man lang mapagtanggol yung bumuo sa pagkatao mo. Idol mo si Maycosa. Style mo galing kay Looney. At kahit kailan di ka nagtunog ng galaw, huwag mo kami ginagago, bullshit! Humani sa hanay ng di kilala. Dyan ay nasanay kayo. Okay yung kanta mong Pilipinong waka. Bagay na bagay sa'yo. Pati si Aristotle Police ko, gusto pitas. Hindi ko maalala kung kailan huling battle ni Sharnan. Pero feeling ko sa mga huling napanood ko sa kanya, parang malaki yung naging evolution niya dito. Mas rap na din yung ginagawa niya. Mas may rhyming, mas may flow. Yeah, solid. Sa ngayon, nakikita ko na mukhang lamang na si Sharnan sa first round pa lang. Oh, shoot. Ang haba pala ng ano niya, no? Ang round niya. So, sige, tingnan natin. Sen! Ambisyosong tagabundok! Gustong kalabitin yung Glock para pangalan pumutok! Teka lang, parang na-angle na ni Apok yun. Flip-top ba o sunugan? Basta mali ka ng paghawak ng baril, kaya ka naputukan! O ngayon, napansin ka, nadagdag ang pangalan mo. Ayos ba, bro? Hindi naman uusad ang karir mo kung di ka nadala ng flow, G! 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 Ano ba problema mo sa XB? Lagi mo pinaparinggan si Skastakli. Ganyan ba talaga pag desperadong probinsyano ang tingin sa taga-Maynila, opportunity? Lagi mong tinitira yung XB. 187, uprising, para magmukha kang magaling. Ano ba pinagmamalaki mo? Tinitira ba kami lagi nito ni Six Trap? Hindi ko alam eh, pero... Talaga ah. Okay, pakinggan natin. 3 digits? Alin yung grupo mong walang narating? O baka sabihin mo, nakapag-show ka na sa ibang bansa. Ulul! Front akalang, in short, sabit! Kaya ka lang kinuha ni Kuya Andrew kasi humahanap siya ng pangit! Wala kang panama kung usapang diskarte at pagmamahal. Ultimo grupo mo, hindi mo kayang dalhin. Pagtapos nito, uuwi ako may 6 digits. Ikaw nasa 3 digits pa rin! Oh! Babe. 6 digits, 3 digits. Hanip ka, share na na. Tang ina, hindi ako sanay. Dahil ako lang. Solid, solid. Ano lang. Kumbaga, extra impressed ako. So, itong round na to, para sa akin kay Sharnan yun. Maganda yung rap ni Six Threat, pero parang ang daming pinunto ni Sharnan na effective. Maayos din yung pagkakagawa niya. Kumbaga, hindi siya basic na sulat lang. Mas ano na, mas advanced na, solid. Itong dami. Parang 4 against 10 yung nilista ko. Yung Bulkachong, Suka ng Pusa. Kumbaga, hindi siya sobrang, paano ba? Hindi ko alam kung talaga bang ginagamit yung ano na yun. Hirit na yun sa Bulkachong ng iba, pero ang kulit lang na nagawa niya yung ripat na yun. Tsaka wala, Suka ng Pusa sa harap ng hometown na kumbaga ganun eh, ang kulit. At yun nga, maraming ribat si Sharnan na hindi man knockout punch, pero okay naman eh, naibalik niya ng okay, ng maayos. Tsaka yun nga, yung pag-self-eject niya sa tungkol sa pagsulat niya, double-edged yun, pero bigay ko na rin sa kanya yun. Tapos pinapaputi na ako ng Diyos. Ang galing kung paano niya na tahi yun sa maitim ang pagkatao niya, maitim ang budi, ewan ko, parang ganun. Tapos yung pag-sali ni Six Threat sa Donggalo, congrats, hindi mo sila kilala, parang ganun. Ang kulit lang, dahil syempre, kagaya ng 3GS na mas nabuo sila dahil sa tropahan. Although syempre, may mga crew din naman na nabubuo dahil talagang
Kumbaga, parang networking siya na hindi, kahit hindi ka masyado tropa, pwede kayo doon magsimula. Pero astig na nakita ni Shernan yung angle na yun. Tapos si Mike ko sa angle na ang ganda rin ng pagkakagamit niya, ng pagkaka-expose. So, yun, Flow G. Tapos kanya ka na dala sa ibang bansa dahil umahanap lang ng pangit. 6 digits, 3 digits, hindi man niya sinabi directly kung tungkol saan, pero yeah, astig yung pagkakaisip, pagkakalikha nun. Yeah, solid. So, 1-0, Shernan. Game, panoorin natin sa ganoon. Hassle, wala nang baterya yung vape ko. Mas masarap sana manood. Pero sige, game. Parang suka daw ng pusa yung bulkatsong. Yung mga tira mo, patalo. Yung bulkatsong, mga kalabaw yun. Di mo alam? Di yung mga kamukha mo. Nice, nice. Solid yun. Naibalik na ulit. Mukha mo. Mukha mo. Bulkatsong. Ano ba? Kalabaw? Kalabaw ba? Kalit. Game. Game! Game! Tumakbo to ng counselor. I mean, okay lang. Mukha namang walang gagawing hindi masama. Sa bagay, kaibigan nga, tinakbuhan mo eh. Eleksyon pa kaya? Oops! Kaibigan, tinakbuhan. Solid. Nakita ko yung mga litrato ng kampanya. Mukha kang engot dun, sir. Taglay ng buhok mo yung mahiwagang hairworks na gel. Hi, sis Jesus. Ano yun, sir? Circus? Tatakbo kang counselor niya yung gel tag 3 pesos? Talagang labas pa yung tiyan. Kailangan mo na ng tulong dyan. Nagyayato ng Ferris wheel, talagang atat pa yung hunghang. Imbis bumaliktad yung sikmura, yung kanya gumulong lang. Kung si Sinyo umi-8 packs, ikaw umi-8 months. Tuwang-tuwa tuwing breakfast, dun lang nakaka-breakdance. Mahilig ka daw sa aso? O baka yung aso, mahilig din sa aso? Gusto mo pa yata tapatin ka, no? Gato ba naman itsura ng amo? Malamang naghahanap na yun ang pamalit na ko. Sobrang pangit mo, naging banding nyo na yung magkagalit kayo. Naglaro sila ng fetch, yung aso, di na bumalik sa'yo. Kaya pala ako niyayaya, costume daw kaming John Wick. Gatong mukha, babayaga? Huy, mas mukha kang babayagra pag yung baba may bayagra. Pag yung baba... Pag ikaw nag-turtleneck, hindi ka pa nakakapag-turtleneck. Kasi... Hindi ka pa nakakapag-turtleneck, ha? Okay, maganda yung pagkakalaro ni Six Threat sa angle na to. Sa mga iyong mga jokes na yan. Okay, tuloy natin. Tanginang baba yan, parang kukunang Velociraptor ang puta. Pero ang cute ng hairstyle eh, no? Sa harap yung long back ni kuya. Babalo! Babalo! Babalo na nagko-costume! Dating pa lang eh, grabe. Subukan mong kumatok sa bahay kapag Halloween. Sige lang pare. Trick or, barilin kita sa mukha eh. Tangina, si Shadow si Pikachu pag na... Ano nangyari? Na-post ko ba dahil sa earphones? Naging Pokemon, yes. Updated na? Ba't parang mas bagay sa'yo si Babasor, hoy eng-eng ka? Nagiging entertaining lang pag 18, tas virgin pa, hoy rapist ka, sobrang haba niyan, yung face mask mo, face shield na! Butas-butas pa yung mukha, di ba nagme-mayday yan, Manong? Siguro,
Siguro nung bata ka pa, dyan kayo nagbe-Beyblade maghapon. Sa ngalan ni Chris Angel at espiritu ng tao, sa bilang ng tatlo, gagawin kong makinis tong mukhang to. Fuck it, it was in jest. Talagang matindi ang sumpa mo. Di baling marumayan di... Sa bilang ng tatlo, gagawin kong makinis tong mukhang to. Fuck it, it was in jest. Talagang matindi ang sumpa mo. Di baling marumayan DDS. Di ko malilinis yung mukha mo. Okay, motherfucker, let's go! Utang ina mo, kala mo ka, porket home court mo to, mamamama. Teka. So, round 2 ni Six Threat. Yung kamukha mo, kalabaw mong kachong, solid yan. Kaibigan, tinakbuhan, eleksyon. Okay. Panalo. Panalo yung paano nyo naisip yun. Yung angle, kumbaga. Yun din yung nakakatuwa sa battles eh, yung kung paano mo naiisip yung mga angles, tapos kung paano mo tinatahi yung dalawang angle papunta sa isa, di ba? Yun. O siguro na-miss ko lang din manood talaga. Tapos yun, 3 pesos, 8 months, yung basta yung buong mataba na angle kung paano ginamit, hindi siya sobrang haba, magaan siya pero effective. Yan, turtleneck, face mask, face shield para sa baba. Yan, Beyblade sa mukha. Solid. So, tingnan natin kung sino liyamado sa kanila sa second round. Itong kay Sherman. Amo ko, tanga ka ba? Tangina. Yung baba ko daw, para ng face shield. Yabang ni Gago. Pinantatakip ko kasi yan, baw ng ininga mo. Yung bulkat yung pala kalabaw, sorry. Hindi ko alam. Sensya ka na, bro. Totoo nga kamag-anak ko yung kalabaw, kaya kita inaararo. Tumakbo sa politika. Hindi ko itatanggi yan. Alam nyo yan. Totoo naman. Tumakbo ko para makatulong. Nung nag-champion sa flip-flop, bigla niyang tinakbuhan. O, nasan ka? Gago ka pala eh. Tanginan to. Pati yung buhok ko nung eleksyon. Ginamitan ko daw niyang gel na tetres. Sabi niya sa akin, Gago, sa Maynila, kupan mga tao, siyete yun sa amin. Game! Round 2! Hindi, yeah! Parang gusto ko pa mag-rebat eh. Talagang pinagandaan ko to eh. Hindi, wag na. Lagi mong sinasabi sa kalaban mo na hindi to aabot sa 6. Ako ang ika-anim na banta. Ika-anim, putang ina mo, panganay ka. At tatlo lang kayong magkakapatid. Naihibang ka na. 6 ka ng 6, bakit kakantot ka ba? Binib na binib kayo sa multi na ito. Eh kahit kanino pwedeng i-apply. Itong sulat ko sa'yo lang, ikaw lang mismo aaray. Rekta. Hindi katulad na generic mong multi, bay. Ilang taon ka nang nagmumulti, yung TF mo, di pa rin nagmumultiply. Multiply. Meron kayo, puro kayo, ako ang pinakamagaling. Ako ang pinakamahusay. Meron kang wordplay. For by setup, di ka naman makapagpa-setup na sarili mong bahay. Hoy, isa buhay champion na hanggang ngayon nasa poder pa rin ng magulang. Meron ka ng asawa at anak, pero sa nanay at tatay mo pa rin inaasa ang iba mong pagkukulang. Tamad. Pag may sumikat na bago, sumisimangot si Gago. Hindi pwede, dapat kami lang ang rapper sa Pinas. Rapper sa Pinas, mumukha mo! Sige nga! Ano yung tsura ng hip-hop? Nakausap mo? Nakasalamuha mo siya? Sa mga rapper dito, matanong ko lang, kinausap pa kayo ng hip-hop para mag-rap? Sinabi niya bang gawin niyo to para sa kanya? Hindi! Lahat tayo dito nakikikultura lang. Kasi napanood natin si ganto, napanood natin si ganyan. Lahat tayo bunga lang ng nakaraan, kaya huwag kang magdikta dyan, wala kang karapatan. Swerte mo, nag-improve ka gamit teknolohiya kasi inaral mo lahat. Yeah, magandang angle siya actually. Dahil totoo, at least magandang may acknowledgement na talagang nakuha lang din naman natin kung saan yun. Yun, tsaka
May naparad akong isang parang reel na pinapost ng mga taga doon, taga US na MC na battle rappers, yung isang clip ni yung kay Balakid versus Lanceta. Tapos may nakita ko yung comments, parang talaga kumbaga para tayo minamaliit, nakakainis. So yeah, yun lang. At least gumawa tayo na sarili natin, atin, tayo, mas malakas. Mas malaki yung naging impact, mga cultural impact sa bansa natin. Yeah. At pinakamalakas sa buong mundo ang battle rap ng Pilipinas. Naniniwala ako. So yun. Okay, na ulit tayo. Pero hindi basta-basta matatalo ng siyensya ang nanggaling sa ugat. Magpasalamat ka sa technology. Etong cellphone na to, nandito yung laban nila ni Mickey D. Ang sabi niya, pare, alis. Pagkat na-unleash na ang Davao Beast, hindi ka mananalo sa aking kakatayang list. Kakatayang list? Putang ina mong cellphone ka? Bobo ka! Walang word na kakatayang list. Tang ina mo, bobo kang cellphone ka. Putang ina mo. Ang si-share na, may pang ano na, may pambasag na ng cellphone. Ang ina na. Okay, game. Napakabobo na cellphone na to, pare. Bukas bibila akong bago, baka doon tama na mga multi mo. Hindi kasi tama, magaling mag-multi to eh, sabi niya nga kay Rudik. Piling mo, thermometera, nilalagnat ka lang kasi. So, itong thermometer, pag tumira, lalagnatin ako. May basketball bukas, huwag kang maglalaro. Leche ka, thermometer, na-measure mo ba yung gigil ko? Gumamit ka na nga ng thermometer, di mo pa rin ramdam yung init ko? 45 degrees, kabilaan, nagliliyab, malakris angel pa nga. At di porket nakakita ka ng dalawang 45 degrees, nasa right angle ka na! Mali ka ng sinipat! Magugulat ka sa sulat ko, all three. You can't change the game kahit magsuot ka ng Oakley. Hindi ito yung share na inaasahan mo. Ang kaharap mo yung OG. Kasalanan ni GL to, kakatawag niya ng all gods. Pinalabas na si Loki! Bars ba? Jokes? Punchline? Wala na, tapos na, bay. At gusto ko lang sabihin sa... Hindi ikaw, kundi ako ang dahilan kung bakit may pakusgalay! Wala ka sa poster, leche ka! Anong Hansel versus Marlon? Baka Hansel versus Hernan pwede pa. Kayo ba pambato dito? Mga pisot. Di kayo makakasapaw. Pinakita ko lang na iba ang anak ng Muntinlupa sa residente ng Davao. Anak ng Muntinlupa. Anak ng Muntinlupa. Davao. Tapos sila, yung render niya. Pocha. Solid yun ha. Parang dikit yung second round para sa akin. Yung Araro na rebut ni Shernan. Kalabaw, Bulkatsong, Araro. Parang ganun na. Nakakatawa yung imagery. Pero bigay ko sa kanya yun. Tapos yung 7 pesos na yung sa gelata yun eh. Parang provincial rate ang kulit lang na naisipan niyang ganun yun at rebut yun, so solid. 6 ng 6 puro ka 6 ng 6 tsaka yung yun napalag mo lang kung saan man kumbaga parang yung influence na kung paano niya naisip yun at ginamit sa K6, solid yun. Ano pa ba? Thermometer. Ang iyong ramdam ang init ko. 45, darong 45, right angle. Old Gods ni GL, Old Gods, Loki. Tapos yung anak ng Muntinlupa. Ano ba? Residente ng Davao. Tapos yung call out kay Sak. Stig din. Dahil syempre nga, sa hometown niya nila Sak. Tapos doon ginawa ni Shernan. Mga, yeah, solid yun. So, kung bibilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, may 7 akong punto kay
kay 6. Nox, wordplay yun, may 7 kay 6. Hindi yun, so 7 puntos sa second round ni 6 threat. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yung kay Sheeran. Naknamputa, 2-0 na. Panalo si Sheeran sa akin, parang hindi ko matanggap. Bela ka lang. Pero yun, third round, panoorin natin. Tingnan natin kung anong... Okay. Let's go. Hassle, walang baterya. Hindi ako makapagpaamat. Game. Alin? Ano yan? Okay. Yun lang. Ah, shout out sa Fatheads. Ano siya? Mga Pinoy dito sa Canada na yan. So, sa lahat ng mga interesado, gawa ng wet caps to. Release ng Fatheads. Puntahan nyo lang yung page. Search nyo lang. Fat as in P-H-A-T heads. So, yeah. Yun lang. Third round. Let's go. Round 3, game? Yeah! Hindi ko pa rin nakita yung mga oras eh. No? So hindi ko alam kung may mga overtime sa kanila. Pero hindi ko na tinignan yung oras sa pag-judge. In-enjoy ko lang yung material ng bawat isa. So kung lamang man si Sheeran ng dahil sa oras, ayan yun na. Hindi naman official itong judging ko. Pagka ano lang, bilang isang fan lang ng battle rap. Ganun lang. Tinitingnan ko lang yung creativity ng bawat MC. So, yeah. Sa daw dahilan ng pakusganay, nahiya naman ako, men. Tangina mo, kaya kong isold out to kahit kabattle ko lang si Twin. Tangina, nagbasag pa ng cellphone, kala ko may linyang iba. Doon ka na nga lang magkakaburst, tangina mo, sinira mo pa! Rebat na yan, nag-aang ko. As in, parang nilaro yung cellphone bars. Solid. Nice, nice, nice. Pag ito, nagseryoso, magtutunog malupit. Kasi wala namang talaga nag-e-expect sa tarantado na to. You the underdog, bitch. If you perform beyond the pathetic expectation, automatic yung hurado sa'yo habang kailangan kong talunin yung huli kong pinakita para lamang manalo sa laban na to. May sarili... Yeah. Baka nga ganun yung nangyari dito, ano? Pero yun, binigay ko na so far 2-0 yung kay Sheeran. So, yeah. Di ba? May sarili siyang liga na umaasa siyang puputok balang araw. Pangalan ng liga, Pulo. Pulo ramay mananaw. Pulo! Pulo Battle League. Training grounds na mga gustong maging 3GS. Tang ina tong si Damuho. Talagang planado ng Pangulo. Nasasayang mga talento, walang tama na natuturo. Your whole crew's become a circus pagkat sang malaki na patawang payaso yung namumuno. Tawagan nila bayaw. Ano para yo? Sige. Kayo puro mga yaw, mga yaw, mga yawa mi dire. Mga yawa mi dire. Kadayaw, kadayaw. Lahat yan ay tatamaan. Kadayaw, kadayaw. Te may puro nasayaw. Kala mo may kadayawan. 3GS, some whack movement. 3 digits pang star music. Abot ibang bansa pa'y pinag-iibenta namin. Nai-invite ka para bumatel, ako para tumugtog. Literal pang ilang milya diferensya natin. Ano marami? Ano marami ka subscribers? Wack movement, star music. Mag-astig na ni rhyme niya yun. Pero nandun pa rin ako eh. No? Lumagpas na siya ng medyo ilang linya. Pero parang... Wala, parang star music. Pero sige, sige yung rhyme na yan. Alam mong madaling kuhanin yan pag sa internet ka nang gagagot nagkikwela. Dilunok yung pride bilang rapper para magpalamon sa sistema. Ginawang...
ginawang katawa-tawa yung sarili para sa salapi punyeta. Tandaan mong sa panahon ngayon, pag mas tanga, mas madaling bumenta. Luma ng rapper na naging puta na vlogger. Nawala yung angas at lupit. Kaso mas litaw pa rin yung pangalan ko saan man dumako na event. Gumagawa ka ng content, ginagawa akong content. Gumagawa ka ng content, ginagawa akong content. Ayan, ganda yan. Ng content. Oo, ginagawa kita ng content ngayon, Six Threat. So sinasabi bang, support din ako? Respeto sa dalawa. Nahirap maging battle MC. Alam ko yan. At yun lang. Game. Minsan na ako nakipagbanggaan sa mga rapper para tong kultura natin makaraos. Ako sumalo ng bala, magpasalamat ka pa nga, boss. Tinira yung labis na autotune. Mumble rap, nabawasan na nga halos. Nakakatawang Bisaya pa yung nagsasabi na magtagalog kayo ng maayos. Sasabihin nyo, Bisaya, matigas accent. Nakakahiya naman sa burger nyong burger. Well, shit. Yung knowledge nyo, knowledge. Slang yung tawag nila sa accent. Yung challenge nyo, challenge. Ano, sasabihin mo, may dugo kang Bisaya kasi magulang mo galing kabisayaan. Ulul, nanalo lang si Digong at nakita mo yung simpatsa na pwede mong pakinabangan. Tarantado. Lalaan ko ulit lang. Kakatuwa lang makita mga emosyon ng mga battle MC sa mga battle. Yung reaksyon at emosyon. ngayon, pag-usapan natin yung nadudulot mo ditong cancer. Di ka ba nahihiya? Wala nang natutuwa sa mababahong pautot mo tuwing battle. Mga tamod mong sina Shaboy, Sir Deo, Husky, ikaw nag-udyok sa kanila, sir. Ikaw ang buhay na patunay na kahit yung bulok na re-recycle. Kahit yung bulok na re-recycle. Yan. Costume! Diba? Costume dito, costume doon. Enigma! Huwag nyo na nga ulit kukunin to. Binubukan na ng tao at marapat lang nalulukin mo. Binigyan kanya ng banta. Di mo pa din nakukutob o. Nang sa susunod, kahihiyan sa katawan naman yung suotin mo. Sana dahil doon umayos ka, pati yung iyong asta. Handog mo, komedyante. Dala mo, maging san ka. Handog ko, malaplorante. Kalidad na battle at awitin, iiwanan sa inyo kapag ako'y lumipas na. Tatanda at lilipas rin ako. Isa sa pakawalaan ni Puts sa parte ng pagiging dunggalo. Pagbabalik ng tirador tulad ng ipinangako. Sir ng execution at maiging ginawa to. Maling marome ang DDS, si kay malinis. Yeah, so ito third knee, Sixth Threat. Ito yung mga punto niya para sa akin. Yung bar sample na rebut. Doon ka lang magkakabars. Binasag mo pa yung cellphone. Tapos yung puno, circus, payaso yung namumuno. Ang ganda. Maganda yung pagkakalikha. Tapos yung yawa scheme. Siyempre, ako, fan ako kapag ang rapper, ang battle MC, gumagawa talaga ng mga scheme na gano'n. Yung as in, may groove. Trip na trip ko rin yun. Kumbaga, lalo kapag may magandang punto. So, yeah. Yun. Yung pride ni Lunok. Nagpalaman sa sistema. And then, tanga, madaling bumenta. Isa sa mga kumbaga, masakit na katotohanan. Hindi naman sinasabi na lahat ng bumibenta puro tanga lang. Pero, parang sa Pilipinas, madaming mga ganun. Well, ibang conversation na yon. So, yeah. Tapos, gumagawa ka ng content. Yun nga, ginagawan
siya ng content. Magandang ano yun, magandang angle yun. Na kumbaga solid na naisip pa ni Sixth Street yun. Bisaya pa yung nagsabing mag-Tagalog kayo ng maayos. So, solid din. Solid na naisip niya yung mga ganyan. Kahit bulok na re-recycle. Yeah, di ba? Kanain mo. Kanain mo nga naman siya. No? Tsaka, kahihiya naman suotin mo. So, yeah, merong 4, 8, 9, 9 ng punto na third round ni 6 threats, pata natin third round ni Shernan. Let's go! Iinis eh. Pipikon si Shernan, kita-kita sa mukha. yan, yan yung mga na, nakakamiss sa kapag live. Live na sa mga battles, sa events. May kita mo yung ganyan. Yung pagiging competitive ng bawat isa. Yeah, syempre. Na, nakakatuwa yung ganong competitive na, na nature, eh, na spirit ng mga tao. Walang gusto magpatalo. Solid game. Tangina! Yung slogan niya, napatunayan ko kanina, ang labo. Andun kami sa VIP, umiis sa bote. Paano ka naging malinis magtrabaho? Di ba doon ka umiis sa mineral? Putangin lang to. Paano naging malinis yun? Pinagmamalaki mo si Digong? Ha? Ang tanong, pinagmamalaki ka ba? Anong pakiramdam na kalugar mo siya pero sa akin siya nagpagawa ng kanta? Nangihinayang ka sa cellphone? Ha? Huwag kang makulit. Marami akong pera, kaya kong bumili ulit. Hanggang bars ka lang. Yaman ni Shernan, no? Shernan, pamigay ka naman ng pera dyan, no? Game! Pero seryoso, seryoso, tol, pare, seryoso. Bilib ako sa'yo. Kasi magaling kang sumulat. Bapabattle, kanta. Okay, in character lahat. Naiintindihan kita, kailangan mong mag-bars. Sa iba, kailangan ikaw yung mas angat. Alam kong kailangan mong gawin yan. Kasi lahat sila bumibilib sa iyong paglipad. Ah. Ulit, ah, ulit, ulit. Maganda kasi ito eh. Nakakaiyak. anong sinabi ko kanina? Bilib ako sa iyo, tol, seryoso. Kasi magaling kang magsulat. Mapabatin, kanta, okay na okay, in character lahat. Naiintindihan ka, kita kailangan mo mag-bars. Sa iba, eh, kailangan ikaw yung mas angat. Hindi mo kayang umalis dyan kahit deep inside meron ka ng financial problem na napakabigat. Gustong gusto mo na mag-vlog para magkapera. Nagtatanong ka na sa akin kung paano. Kaso nahihiya siyang gawin. Ayaw na kasing yung tingin nyo sa kanya magbago. Ito yung Sixth Street eh. Maangas, may multi. Talagang sa battle, talagang pulido. Alam kong pagod na pagod ka ng gawin yan para lang sa iyong ego. Hanggang kailan ka sa kahon na yan? Ba't di ka lumabas? Huwag puro sarili, isipin mo. Ilang taon ka ng rapper, brother, di mo pa rin nasusuklian yung magulang mo. Hindi ko sinasabing huwag kang mag-bars. Tapos gayahin mo ako. Pero sana alam mo na hindi lang sa bars, umiikot ang mundong to. Magkaibang magkaiba tayo, pare, ako. Ako ang dahilan kung bakit ang flip-top pinapanood na ng mga nanay at tatay. Ako ata dahilan nun, sir, na kaya pinaparod ng mga nanay. Sinisimulan ko na sa liga kong pulo, na itigil na yung walang kwentang pandadamay. Kasi akala ko dati okay yung kakantutin ko yung nanay mo, panalo yung yoga ng shota mo, palamas naman, no? Nilaro-laro ko yung utong para nagyo-yoga, yung ganyan, para lang makapangasama. Yung mga ganyan, para lang makapang-asar, yan ang dahilan kung bakit ang tingin sa flip-top puro lang kabastusan. Nag-costume ako ng tite para ipakita na hindi lahat ng tite masama. Ginastify mo pa, walang iya ka. Asawa versus kabit, para ipakita sa magkarelasyon kung ano yung tama ka sa tama na. Pinaingay ko ang flip-top sa labas ng hip-hop habang kayo'y tahimik lamang.
pinalawa ko ang fanbase ng ligang to at isa ka sa nakikinabang. Ginawa kong tanga sarili ko. Nagpakabadoy. Lahat ng yun okay lang sa akin. Nang sa ganun makatulong ako sa ligang, nakatulong sa akin. Meron akong 190 million views. Hindi mo magagawa yun kahit anong lalim ng isip mo. Malaki ang napasok kong pera sa flip top at isa yun sa dahilan kung bakit tumaas ang TF nyo. Pinalita sa CNN. Pinag-usapan sa buong mundo. Ito yung mga bagay na hindi magagawa ng pagiging champion mo. Champion ka? Solo lang? Ulul, huwag ka magbida. 2x2 champion tong kaharap mo at nagawa ko yun mag-isa. Hindi lang para sa sarili kung bakit ginawa ko lahat to para sa pamilya, kaibigan, asawa at anak ko. Ako na mahihika, bitilaygo, para sa iyo ba ay wakto? Sige, kumpara mo yung nagawa mo sa nagawa ko na mahiya ka sa balat mo. Maraming sinabi si Sharnan, pero natripan ko yung mga bandang dulo na 2x2 champion na ginawa niya mag-isa at saka yan yung tungkol sa nagawa niya na para sa pamilya, yung ganun ba? Ganda yun. Para sa akin yung third round ni Sharnan, yun dalawa lang ang bibigay kong punto. So third round ni Sixth Threat, mas marami para sa akin. So nakuha ni Sharnan yung battle, pero 2-1 Sharnan. So first and second round Sharnan, third round kay Sixth Threat. Pakinggan natin sabihin ng mga judge. Pareho pala talaga sila ng forma, no? Nakamaong jacket. Hindi kulit. Ayun ang mga oras. Maikli first round ni Undertime si Sixth Threat. Ano? Hindi ko maintindihan. Ba't ganyan? Ano ibig sabihin yan? Ah, okay. So, yun yung mga lagpas siguro, no? So, ano ba? 3-minute rounds? Puta, hindi ko naintindihan ba't ganyan yung nakasulat. Yan, matatanong ko lang kaila Arik yan. Mag-uusap kami soon dahil marami kaming bagay na asing-aso namin yung vinyl release ng Ginoo Rodriguez, kaya nagkukulitan rin kami ng mas madalas ngayon. So, yun. Sa lahat ng nanonood ngayon, sana supportahan nyo Ginoong Rodriguez LP. Release to ng Icon Records tsaka Pricing Records ngayong taon. Kung di kayo nangongolekta ng plaka, maganda sigurong simulan nyo na at simulan nyo sa album na to. Yun lang. Sige, tingnan natin kung sino nanalo at tingnan natin yung judging kung ano yung pagkakaiba ko sa nakita nila. Inaalay ko yung laban na yun para sa namayapa kung amaris yung peace pa. Yun. Salamat sa mga tropo dyan. Yun. Thank you. Sana nakabawi na ako. Maraming salamat. Shouts nga pala sa mga tropa. Mga kapatid dito, Dirty South 13, Lower South Crips, Legistatus Dogs, at Vergara Bloods, sa araw sa Hotman Pase. At yun, salamat sa mga tropa dyan. Team 6-3 din, mga tropa dyan. Salamat sa suporta nyo. Ikaw ulit. Picture daw. Bakit ako kailangan ko ito? Sarap ng feeling, oh. Yung feeling ni Sharnan niya para, labas na niya lahat. Solid. Ang sarap ng pakaramdam. Thank you. Congrats sa inyo parehas at saludo sa magandang battle. Ito, pakinggan na natin yung judge. Pare, thank you, pare. Salamat, pare. Thank you.
game si Sharnan. Sharnan round 2 binigay ko, pero round 1 at 360. Noto ko 6 straight, ang hirap i-judge kasi lakas ni Sharnan, ang lakas ni 6 straight. Pero round 1 binigay ko kay 6 straight kasi nagustuhan ko yung flow pati yung rhyming. Round 2 binigay ko kay Sharnan, round 3 binigay ko kay 6 straight. 1 at 3, 6 straight. Grabe, sobrang respeto sa dalawa na yun, lalong-lalo na kay Kuya Sharnan. Talagang hindi natin maitatanggi yung sinabi niya sa round 3, yung iambag niya at nai-contribute niya sa flip top na naka-apekto rin sa lahat ng mga MC na kagaya namin. Kaya saludo pa rin kay Kuya Sharnan. Pero isa ako sa mga bumoto kay 6 threat. Round 1 binigay ko kay 6 threat. Yung round 2 binigay ko kay Sharnan. Tapos yung round 3 binigay ko na rin yun kay 6 threat. Dun sa round 1 pa lang kasi kaya binoto ko si 6 threat dun dahil yung sarap skills at yung precise ng mga pagtutugma pati wordplay. Mas lumamang si 6 threat para sa akin doon. Sa round 2 naman, sinabayan ni 6 threat yung kulit ni Sharnan. Eh, syempre, forte yun ni Sharnan, kaya talagang lalamang si Sharnan doon. Pero sa round 3, grabe yung ginawa talaga ni 6 threat. Kaya 6 threat ang binoto. Yo, Frus, isa ako sa bumoto kay Sharnan. Kasi para sa akin, round 1 nakuha ni Sharnan, tapos pati round 2, round 3 lang yung... Bibigay ko lang yung round 3 ko kayo sa 6 threat. Pero para sa akin talaga, Sherman, 1-2. Isa ko sa... Lakas sa amap nito ni Fruz, oh. Pero parehas kami ng judging ni Fruz. Round 1 and 2 kay Sharnan, round 3 kay 6. Yeah. Bumoto kay, ano, kay Sharnan. Yung round 1 binigay ko kay Sharnan, pati yung round 2. Yung 3 kay 6 threat ko binigay. Nung round 1 ni 6 threat, medyo nakulangan ako eh. Mas marami akong narinig na mas magandang linya kay Sharnan at tingin ko mas marami siyang nasabing lines din dun. Tapos yung round 2, effective yung comedy na ginamit ni 6 threat. Ang problema, medyo kumbaga nangalay lang ako sa part na sa yung mukha na ano, na reference. Kaya tapos binigay ko yung second round nun kay Sharnan naman kasi ganun pa din, mas marami pa rin ako narinig na mas malakas na linya sa kanya. Yung round 3, medyo tayo nga yun eh, pero tingin ko yun yung pinakamalakas talaga na round ni 6 straight. Kumbaga nangyayari sa kanya, palakas ng palakas sana yung round niya. Pero ayun, binigay ko yung boto kay Sharnan, round 1 and round 2. Yun, so parehas din kami ni Sinyo. So malamang mas tama yung boto ko kasi parehas kami ni Sinyo. Ah, yun na yun. Yeah, solid. So ano kayong sunod na re-review ko? Parang tinitingnan ko yung mga past na recent uploads. Nakita ko parang J Black Range. Interesting din i-review. Hindi ko pa napaparod nga yun. So tingnan natin. Plano ko rin nga mag-review eventually ng music, hip-hop, at metal, at rock, at kung ano man, halo-halo, malawak, ganun. So, kung may suggestions kayo, comment nyo lang din. Tapos, ano pa ba? Yun, isang solid na pagbate sa parehas na to, sa, kay Sharnan, sa kay Sixth Threat. Congrats on sa inyo. Shoutout sa Flip Top, sa buong crew, lalo-lalo na siyempre sa mga nagpapatakbo nito, kay Nigma at kay Amph, solid. So ulitin ko lang, Ginoong Rodriguez LP, lalabas ngayong taon under Icon Records at Uprising Records. Kung di pa kayo nung kolekta ng plaka, simulan nyo na sa album ko. At ano pa ba, sa lahat ng mga taga Greater Toronto Area, September 16 at 17, dadalhin ang pinakamalaking tattoo convention ng Pilipinas, dadalhin sa Toronto. So, makita-kita tayo sa dudutan. Yun lang. Salamat sa lahat na nanood hanggang sa punto na to. Kung ano pa man, suggestions or whatever, i-comment nyo lang. Tsaka yun nga, kung ano man yung laging judgment ko sa battle na to, judgment lang na isang tao yon. So, akin lang yon, opinion ko yon. Hindi ibig sabihin na mali yung opinion ng iba. Lahat tayo naman entitled. At yun, salamat sa lahat na nanood ulit. Like and subscribe sa channel ko. At tingnan natin kung ano man yung i-upload ko next week. Salamat, yo.